Hello, hello. Good day everyone. This is your Kuya Raynan and welcome back po ulit sa ating channel. And for today's video, bahagi ko po sa inyo ang isa ko na naman pong diskarte na pwede natin pagkukunan ng another income habang tayo ay nasa bahay o habang tayo ay nag-aantay ng customer. Kasi minsan guys, kahit mayroon tayong tindahan, hindi talaga natin pwedeng sabihin na malakas araw-araw. At least po, sa video pong ito ay ibabahagi ko sa inyo na pwede po tayong magkaroon ng income kahit po. O pwede po tayong magkaroon ng dagdag income kahit po hindi masyadong malakas yung benta. So, kasama ko ngayon ang aking 2 taon ko nang ginagamit simula nang ako'y magtinda dito sa amin. At to guys ay maraming pwede o maraming pwedeng gawin sa printer na ito kasi ito ay 3-in-1. Pwede ka dito mag-scan, pwede ka rin dito mag-print, at pwede ka rin dito mag-copy o yung mag-xerox. Ayan. So, ito siya guys. Ibabahagi ko sa inyo ang aking mga karanasan o experience na talagang napakaganda naman po sa nakaroon ng isang 3-in-1 printer. Ngayon nga ay isa din ito na dahilan kung ba't ako minsan dinadayo ng mga customer ko. Kasi dito guys sa amin, malayo kami sa bayan at karamihan guys ng nagpapagawa sa akin ay mga kapitbahay ko lang. At mga estudyante kasi malapit lang din kami sa school. At kahit yung mga nanay guys na hindi nila alam yung paano gawin yung project ng kanilang mga anak, ay ako na rin minsan ang tumutulong sa kanila para magawa yung kanilang mga project. So meron po ako ditong sample guys. Ito po yung mga kopya ng photocopy na gawa ng 3-in-1 printer. Depende po sa laki nito guys, o depende po sa size, sa sukat, o sa dami po ng nakapaloob ako pumipresyo. Kasi halimbawa po pag long o pag marami po talagang printa, ang hihingin ko po talaga sa kanilang presyo ay 3 piso. Tapos minsan naman po sa short o hindi naman masyadong marami yung printa ay 2 piso. O minsan pag marami, ginagawa ko ng 2-5 piso. Tapos meron din po ako dito colored. Kasi minsan guys, may nai-ingran nyo talaga. O minsan marami din nagpapaprint ng colored sa akin. Gaya po ng yung nakaraan guys na ano po na yung United Nation yung wala pa po yung COVID, ay marami pong pumupunta o dumadayo sa akin na estudyante, especially sa elementary. Malapit lang din kami dito sa ano, sa A of Florindo na elementary dito sa Davao Province, Davao del Norte. Ay marami akong natulungan ng mga estudyante. Tapos pumipresyo po ako kasi back to back po ito. So, kung may presyo po ako ng 10 piso, kahit po medyo mura, at least natatak sa mga estudyante na ako ay gumagawa at tumutulong sa kanila, at isang napakalaking karangalan na ginagawa ko po ito para sa, hindi lamang po para sa sarili ko, at para matulungan ko rin yung mga kapitbahay ko guys. At minsan po, ako ay gumagawa ng mga ID. Ayan po, meron po ako dito ginawang mga ID. Sample po, ito yung mukha ko. Ayan po, iba.
So, gumagawa po ako ng mga ID guys. Tapos po, yung hinihingi ko po, eh, sikreto na lang po yung presyo. Basta po, mura lang po talaga siya guys. Kaya yung ibang mga customer ay hindi na po talaga pumunta ng bayan. At dito na talaga sila nagpapagawa sa akin. Tapos guys, sa kabilang bahay namin sa mama ko, may tindahan doon. Doon ko po nilagay yung aking lamination. Kumbaga, sa kanila na yun, iniwan ko na yun. Para kahit papaano po, ay kung meron din naman po magpapalaminate dito ay hindi po ako tumatanggap ng rush sa mga lamination kasi minsan tinatakbo ko doon sa mama ko at pinapabalikan ko na lang lalo na pagkapit bahay. So far guys, wala namang nagreklamo sa mga gawa ko at nagpapasalamat ako guys na sa printer na ito at doon po sa kabilang bahay namin sa printer din doon kasi dito po talaga kami nakilala sa mga gawa namin, na inaayos namin. Tapos, hindi po kami talaga dito guys nagtatamper kasi alam naman po natin na pag nagtatamper tayo ay isang napakalaking kasalanan talaga yon, lalong-lalo na sa batas. So, basta you guys, wala pong masama kung tayo po ay didiskarte o gagawa ng mga kaparaanan para madagdagan yung ating income. Basta lamang po ay tama lang po talaga yung ating ginagawa guys. So gumagawa din po ako ng mga resume at gumagawa din po ako ng mga research. Tapos ako na po ang nagpiprint. Kaya po ng mga ganito. At nagsiserox po ako. Yan po. Ako po nagre-research guys. Tapos pinaprint ko po. Pinapipili ko po si estudyante na kung anong gusto nila, colored or yung black and white, depende po yun sa talagang budget nila. Eh guys, basta po mura lang naman po talaga. Tapos ito po pala yung aking puro clearance na ako po ay tawag nito na humihingi po ng barangay permit. Clearance po pala na nag-apply ako ng barangay permit para sa aking business. At ngayon guys ay nakakuha na ako ng talagang city permit. So ano pa ba ang meron dito? Ayun guys. Ayun po. Ayun po. Pumukha ko po. Marami po akong mga trinabaho guys, yung sister ko po. So, yung mga ano po, yung mga meron po dito kasi dito mga binata o mga dalaga na high school. Meron kaming high school din dito malapit sa La Paz National High School. Ay, meron sa kanila yung mga moment ba guys na picture tapos gusto nila na merong kopya ay tumatakbo din sila dito sa akin guys. Para ipaprint po yung kanilang mga picture. At kahit yung signage ko guys, ako na rin po ang gumagawa. At ano pa ba? Ayan. Ito po, signage po. Ako na rin po ang gumagawa. Kahit po wala tayong tindahan guys, kung talagang gusto talaga natin na kumita o madagdagan yung ating income, ay pwede naman. Halimbawa po, first lang po talaga ay mag-invest tayo sa yung mga bagay na pwede nating magamit sa panahon na wala na tayong trabaho. So gaya ko nga guys, ay nag-invest po ako nito at napakalaking tulong po ito sa akin. Dito po halos kami nakilala at yung sa mga saservisyo na in-offer namin kasi kailangan din talaga natin guys na aside po na unique yung ating ginagawa ay nakakatulong tayo sa kapitbahay, lalo na sa mga wala masyadong pang-afford nung doon sa talagang studio, ay tayo ang gagawa para sa kanila. Basta guys, bawal lang po talaga yung mga tamper-tamper na yan. Hindi po ako i-entertain kung meron. Marami po dito guys pumupunta at nagpapatamper pero hindi ko po talaga ginagawa yan kasi alam ko po talaga na pag ginawa ko yan ay kahit wala naman pong makakakita o wala naman pong makakaalam
ay alam ko po sa sarili ko guys na tataob talaga ang kaldero ko sa mga ganyan-ganyang bagay. Kaya iniiwasan ko po yung mga ganun. At yung presyuhan ko po sa ano, sa aking mga nagpapadevelop, ayun, ay depende po sa size. Bali guys, yung presyuhan ko po sa akin pong mga ginagawang litrato, kung wala pong talagang i-editin at ipiprint lang po talaga, ay mura lang po. Ayun po, ito po yung sukat na ginagawa ko. Meron po ako mga model. Ako po yan, nung ako po ay nasa trabaho pa. Tapos, yung nasa airport. At yung sister ko po, na nasa ano, malayo. Ako pa rin. Yan po. Last picture ko po yan sa bansang Saudi Arabia. Ito naman po, sister ko. Bale, meron din po ako dalawang klaseng photo paper aside po sa ano, sa piniprepare guys. Kasi minsan, meron talagang customer na tawag na ito. Hihingi ng diskwento at i-offer ko po sa kanila yung medyo manipis. At meron namang customer na gustong gusto talaga nila yung makapal. At binibigyan ko po sila ng presyo. Tama-tama lang din. Hindi ko naman po ako na... Uulitin ko po guys, hindi po talaga ako nagtatablan ng mga customer ko guys. Kasi alam ko po na number one, yung mga kapitbahay ko ay hindi naman po talaga ano na maraming pera kagaya ko. Guys, madali lang din naman po ito i-operate. At yung maintenance po nito guys ay hindi naman po talaga malaki yung magagastos natin. Kasi po, hindi naman po talaga ito yung printer na yung tinatawag nilang yung cartridge. Ito po ay meron pong ink tank dito po banda. Ayan. Ito po sa black at ito na po sa kabila yung kanyang ayan. Ayan po, gulo. Yung kanyang colored. Ayan po siya. Tapos, pag meron pong nagpapa-photocopy, syempre, on nyo po siya. I-on nyo po. Ayun. Tapos, iilaw po yan dito. Tapos, mag-refresh po yan. Tapos, ilalagay nyo po yun. So, ang pag-o-operate po nito, guys, ay napakadali nga lamang po. Kung kayo po ay may ganito, or kung kayo din gusto nyo pong magkaroon ng ganitong another diskarte pang dagdag kita sa ating araw-araw ay pwede din pong mag-xerox. At dito nga po ay mayroong on button, tapos yung settings or tawag nito ba, kalimutan ko ang tawag dito, maintenance button. Tapos meron din tayong screen, meron din a plus na button. Kasi dito mo makikita guys kung ilang kopya ang iyong gagawin o gustong maging kopya. Tapos meron nga din tayong parang eject dito, at meron tayong black button kung gusto niyo po ng black and white lang. At meron din po tayong colored kung gusto niyo po ng colored na kopya. So, ito naman guys. Dito natin ilalagay yung ating i-print. Ayun. Tapos po, takpan po natin. At i-press lang po natin kung ano po ang ating gusto. Colored ba or print. Tapos po, after 5 minutes, after po 5 seconds, ay mag-roll na po siya. Tapos, lalabas na po yan siya dito sa ating, ano po, output dito. Tapos, pepresyuhan po natin syempre, para hindi po lugi yung ating, ano,
So nasa sa inyo na po yun guys kung magkakano po yung presyo ninyo at hanggang dito na lamang po. Maraming maraming salamat po guys sa panonood. So guys, ang masasabi ko po so far sa pag-invest ko ng ganito ay napakaganda po. Kaya ko nga po ibinabahagi po sa inyo kasi po nagsisiyahan po ako na ibahagi sa inyo kasi kagaya ko, alam kong na-experience nyo din yung mahina minsan yung ating tindahan. Tapos ito po kasi siya guys ay low cost maintenance po at user friendly naman po kaya sabagay ko ay papatok din po to sa inyo. So hanggang dito na lamang po ang ating video at ang aking pagbabahagi sa inyo guys. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ay please like and subscribe po sa aking channel para po sa susunod po ay manonotify po kayo kung ano po ang aking magiging mga topics at maraming maraming salamat po sa mga viewers. Sana po ay patuloy po kayong sumabay-bay. Thank you po!